Motolite versus Amaron. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and yan ang pag-uusapan natin or i-compare natin ano itong Amaron at itong Motolite. Ano nga ba talaga yung mas magandang bilhin dito sa dalawang brand ng battery na to? Na sabihin natin ito yung most common battery na available sa Pilipinas. So yan yung pag-uusapan natin ano. So ano nga ba yung advantage and disadvantage itong dalawang brand na to? Okay, siguro dito muna tayo sa Motolite. Ano ba yung pinaka-biggest advantage ng Motolite? Ang pinaka-biggest advantage ng Motolite is yung kanyang after-sale support. Okay, and syempre yung availability na mas marami silang branch compared kay Amaron. So, yung ano ba yung after-sale support na yan? Kasi meron silang hotline na pwede kang tumawag 24/7, okay, and within 2 to 3 hours, o sabihin natin 1 to 3 hours, eh may darating sa inyong isang Motolite representative para i-jumpstart yung kotse ninyo if ever man na malobat. Okay? So, yun yung pinaka-advantage niya. Meron siyang 24/7 na support. Okay? Ito naman, yung wala sa Amaron. Okay? Meron silang support pero based lang dun sa dealer na pinagbilhan ninyo. Hindi naka-based dun sa talagang mismong network nila. Okay? So now, anong advantage naman ng Amaron? Well, kung magtatanong kayo sa mga dealer na nagbebenta ng battery kung hahanapin yung ano ba yung maganda o matibay, they will recommend to you the Amaron. Kung available yung Motolite tsaka yung ano ah, yung Amaron ah. Most of them, they will recommend to you the Amaron na mas matibay. Well, siguro dahil nga mas mabigat siya, yung nga lang, medyo mas pricey siya ng konti. No? Usually, mga 2 to 500 yung difference niya no? Compare kay Motolite. And I would say na mas matibay talaga si Motolite, si Amaron. Kasi based on my experience, usually, pag Amaron yung nilalagay ko, talagang tumatagal siya ng years. Pang public use to ah. Years. Compare kay Motolite na less than a year lang talaga. Eh, bumibigay na. So, yun yung medyo may problema ako ng konti kay Motolite no. Hindi ko alam kung nabawasan na yung quality niya or mas advanced lang talaga yung technology ni Amaron. Okay? So, okay, ano ba yung mas okay na bilhin dito sa dalawa? Well, para sa akin ang pinaka bottom line nito is the warranty. Sino ba yung mas magbibigay sa inyo ng mas matagal na warranty? Sa private use, okay, private use, parehas sila. Pareha silang nagbibigay ng 24 months warranty. Okay? So, nasa inyo na lang kung ano yung mas tingin nyo mas okay. Yung sasabihin ng ano na mas matibay o yung may after sale support. Diba? So, yun yung ibabalansin nyo ngayon. Ano? Mas matibay o yung may after sale support. Now, sa public naman, yung mga public transport like yung pang taxi or yung PNBS o pang kung pang jeep man, para sa akin, yun, consider yung magbibigay ng mas matagal na warranty. Actually, way back then, si Amaron, nung bago pa lang siya sa market, ang binibigay niyang warranty, private or public yung sasakyan, eh nagbibigay siya ng kung anong talaga yung warranty. So, bawa 24 months talaga. Okay, and si Motolite naman, hindi siya nagbibigay ng warranty ganong katagal. Kumbaga usually mga I think 3 months lang yata or 6 months lang. So hindi niya binibigay yung complete warranty. So kaya way back then, Amaron talagang ginagamit ko. Kasi sabihin na natin in 24 months, may peace of mind ako, di ba? Na hindi ako gastos ng bagong battery. Okay, so pero eventually, binago ni Amaron yung policy niya. So naka-base na siya dun sa kilometer. And usually, binibigyan niya na lang na warranty sa public transport is 6 months na lang. So, yun yung medyo naging setback ko ng konti kay Amaron. No? So, although mas mahal siya ng konti, mas matibay nga siya, pero dahil 6 months lang yung kaya niya ibigay na warranty, medyo ano ko. So, sabihin natin medyo nag-aalangan ako sa Amaron. Kasi nga, hindi ko alam, siguro na-realize nila na baka parang palugi na tayo dito kasi nakabibili lang nito after a year, nagpapapalit na naman ng bagong battery. So, dalawang battery,
sa presyo ng iisang battery lang. So siguro ganun yung na-realize nila, no? Kasi nga syempre, pang public transport, mga 10 hours a day ginagamit yan. So medyo kargado talaga yung battery, no? So gamit na gamit. Now, yun, kaya medyo napaisip ako sa Motolite. Kasi yung Motolite, sabihin na natin, halimbawa, natirikan ako. Tatawag lang ako sa hotline nila, may dadalhin silang representative. So, hindi ako nag-worry na malobat man ako, okay lang. Okay, so kasi may support. So, yun yung para naging ano ko nung ito, yung last kong binili, nag-Motorite na ako. Kasi nga, hindi naman maibigay ni Amaron yung support. Kasi yung nung way back then, nung nagtanong ako kung halimbawa, nalobat ako, magpapa-jumpstart, ang I think chinacharge yata ng dealer kasi yung jumpstart ng Amaron is nakabase doon sa dealer kung magkano yung charge nila. I think nasa 400 yata or 500. Depende sa layo. Compare kay Motolite, standard lang. I think nasa 150 or 200 lang. So, mas mura at mas sigurado na may darating sa'yo kung Motolite man yung tatawagan for jumpstart. Okay, so, yun. So, for public use, yun, kung sino pa rin mas mabibigay sa inyo na mas matagal na warranty, pero dahil nga lagi nasa kalsada, yun yung parang nakita kong advantage ni Motolite, yung kanyang support. Although mas matibay si Amaron, pero yung support kasi nga medyo may issue. Okay? So, on private, ako, on private use, I go for Motolite na. Okay? Dahil nga rin sa support. Kasi parehas lang naman yung warranty ibibigay sa inyo. So, yun mga paps, no? So, bottom line dito, yun, kung bibili man kayo ng battery, tignan nyo yung warranty. Kasi yun nga, sabihin natin doon sa warranty, or bago kung bigyan man kayo ng 24 months na warranty, in 24 months, mababa yung possibility na bibili ka ng bagong battery. Okay? Compared dito kay, kung bibigyan ka ng mas less na warranty, syempre, mas ano yung bawa, natapos. Kasi usually ganun pag natapos na yung warranty, dapat may nakahanda ka ng pera para pambili ng bagong battery. Ganun naman yun. Kasi usually, kaya yung warranty na yun, hanggang dun talaga lang yung battery ninyo. Siguro mag-extend lang yun ng mga ilang buwan, pero masisira na rin talaga yun. Okay mga paps? So, yun. Yun yung Amaron versus Motolite. Okay? So, nasa inyo pa rin kung ano yung mas gusto ninyo. Mas matibay si Amaron, yes. Pero, may support naman si Motolite na hindi pa kayang i-compete ni Amaron. Yun, salamat sa panonood. Keep safe mga paps.